Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to each. Yun, welcome po sa Batang Maynila to each mga kababayan. Kamusta po kayo? Nakamove on na ba kayo? Ay, ito na naman si, ano, si Shiro Kanzaki, kamusta? Kamusta na si Shiro Kanzaki? Hi Nina Chupapi. O yan, Marco 1845. Pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Ito nga kumakalat sa social media. Ito pong impeach Robin Padilla. Ay mga kababayan. Impeach Robin Padilla. Oh, kasi wala eh. Ang dami pong nagreklamo dito kay Robin Padilla. Sabi nila, dapat hindi daw nila ito ibinoto. Dapat daw hindi ito na isama dyan sa Senado. Dahil ano raw, hindi raw qualified. Ay, sabi ng mga kababayan natin, ha? Pinag-uusapan ito si Robin Padilla. Pero bago natin ituloy ating pag-uusap, mga kababayan, baka pwede naman pong paki-like and share itong ating live stream. Ayan, baka pwede naman pong paki-like mga kababayan ang share itong ating live stream. Kamusta po kayo? Ramir De Castro from Las Vegas, 2:38 a.m. Nako, aga-aga pala dyan. Madaling araw po dyan pala sa Las Vegas. Alright. Ayan. Okay, start pa lang kasi simula pa lang natin. Wala pa nga ngatang ano, 10 seconds. Hinihintay ko pa nga po kayo eh. Baka pwede pong pa-like and share itong ating live stream, mga katoits, mga kapatid, kababayan. Ah, Sweet Angel, magandang gabi. Oh, magandang gabi po dyan. BEMS TV, magandang hapon. Maki Paki, magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Sunday! Happy Sunday po mga kababayan. Kamusta po ang inyong linggo? At eto, diretso na tayo mga kababayan. Pag-usapan natin ito nga si Robin Padilla, itong ating number one senator. O number one senator sa lahat po ng senator na kumandidato nung nakarang eleksyon, siya po ang pinaka maraming nakuhang boto. Kaya nga po siya ang naging number one senator. So, nako, napakarami ng mga taong sobrang expectation dito kay Robin Padilla. Kasi syempre, di ba, ano eh, artista eh. Ano kaya magagawa ni Robin Padilla? So, yun ang ano, binoto nila. So, malaki expectation ng mga tao kay Robin Padilla. Ang daming bumoto eh. Ah, million-million eh. Ah, dahil bang nabudol? Mamaya pag-usapan natin 'yan. Pero marami, grabe, ang dami talagang ano, dami talagang bumoto kay Robin Padilla nung nakarang eleksyon. Kaya nga naging number one eh. Pero mo, number one senator, ano ba ang benefit? Di ba parang ganoon yung benefit ng number one senator kapag ang Senate President hindi, pangkagawad lang. Kaya kapag may nangyaring masama sa Senate President, di ba automatic papalit yung number one senator, si Robin Padilla? Tama ba ako? Tama ba ako, guys? Ganun na mangyari, parang kagawad. Okay, kasi mga kababayan, eto, bati muna tayo ha, bago tayo magsimula. Kalapatid Spigeon Loft. Oh, yamo. Yamo na siya. Dun saan sa masaya, dun siya.
Anina Chupapi yan, magandang tanghali sa iyo dyan, 1:39 PM Dubai time. Gabriel Daniel Gutierrez TV, new subscribers, new subscriber natin, magandang hapon po sa inyo. Michael Panga, magandang hapon. JB Villamor. Ayan mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang title natin, Impeach Robin Padilla, kumakalat sa social media. Kasi mga kababayan, kapag tinype mo itong Impeach Robin Padilla, ito yung mga makikita niyo mga post. Sa Facebook ha, sa Facebook guys. Kapag tinype mo yung Impeach Robin Padilla, ito yung lumalabas na ano, mga post dyan sa Facebook. Ayan mga kababayan. Ayang nasa ating screen. Ah, bakit ba sila nananawagan ng Impeach Robin Hood Padilla? Bakit sila, ba't gusto nila ipa-impeach Robin Padilla? Magaling naman 'to. Bakit gusto niyo i-impeach? Gwapo naman. 'Di ba? Bakit gusto niyo i-impeach? Gwapo naman. Oh, 'di ba? Bigotillo, tiga mo, Mr. Suave pa. Diba? Pero bakit nyo ipapa-impeach? Pagkatapos nyong iboto, ngayon gusto nyong i-impeach? Diba? Ang daming bumoto na ito eh. Ilang million? Ilang million-million ang bumoto rito eh. Tapos ngayon, ito, impeach. So, ibig sabihin, marami nagsisi. Ha? Di ba? Marami nagsisi. O bakit sila nagsisisi? Ito, isa sa mga post to. Aside from tanga. Sakit. Sakit naman. Biro mo, senator ka, sasabihan kang tanga. Aside from tanga. Not loyal to the Constitution. Oh, ito guys yung mga nandito, pwede po kayong ano, free po kayo mag-comment ng ano, kung ano ang gusto ninyo. Free kayo mag-comment kung ano gusto niyo, hindi po namin naharangin. Basta wag lang po kayong magmumura katulad ng ginagawa ng iba. Pwede po kayong mag-comment, pwede kayong magsalita. Kayo po yung may aming ginagalang, meron kayong karapatan. Wag lang kayong magmumura. Gaya ng ginagawa ng iba na puro mura. At wag kayong mamemersonal. Yun lang, wag kayong mamemersonal, wag kayong magmumura. Okay po tayo dyan. Okay po tayo dito sa ating interaction, dito sa ating live stream. Ayan, yung mga pabor na ano, na i-impeach si Robin Padilla, pwede po kayo mag-comment. Yung mga hindi naman pabor, mag-comment din kayo. Wala pong problema yan. Ha? Okay, so ito, bakit kinakailangan may impeach? Aside from tanga, not loyal to the Constitution. Not loyal to the Constitution ba? Guys? Not loyal to the Constitution ba? Di ba, sinasabi niya lagi na no na tapat siya sa konstitusyon. 'Di ba? Lagi yung sinasabi tapat siya sa konstitusyon eh. Bakit ngayon sabi ng mga tao hindi raw tapat sa konstitusyon? Oh. Ano pa? Bakit daw kinakailangan impeach? Pro China. Oh. Pro China raw kaya kinakailangan ma-impeach. Pro tyrants. Oh. Pro illegalities. Ibig sabihin mas pabor siya doon sa mga illegal. Agree ba kayo guys na ano na pabor si Robin Padilla sa mga illegal? Ay, yung binabasa ko eh. Tapos etong taong ito hindi na nahihiya. Dahil ganito yung sinasabi, ganito yung nakikita ng tao sa kanya. Tanga, not loyal to the Constitution, pro-China, pro-tyrants, pro-illegalities,
Pero ang nagpapaswedo sa kanya, taong bayan. Kung mga parang sinasabi, nang nagpost, sayang ang sweldo, sayang ang taxes ng taong bayan, kung dito lang mapupunta. Oh, kaya sabi nila, impeach, impeach, impeach. Ayan, yung isa pa lang sa post yan, mga kababayan, ha? Oh. Ayan, mga kababayan, ito, may titingnan pa tayo. Kasi ito kasi yung ano yun, ito yung mga naglalabas ang mga ano, mga statement ni ano, ni Robin Padilla. Sa totoo lang, mga kababayan, kapag tahimik ka, hindi ka masyadong ano eh, hindi ka may issue. Tignan nyo si ano, mga kababayan, si Bongo. Basin nyo si Bongo, tahimik lang. Oh. Diba si Bongo tahimik lang? Kasi iwas siya eh. Kasi alam niya na maiipit siya. Although sinusuporta niya si Kubuli, talagang dapat suportahan niya. Alam naman, Davao Boys yan eh. So, sinusuporta niya si Kubuli, pero tahimik lang siya. Hindi siya nagdadadada. Hindi katulad ni Robin Padilla. Kasi alam kasi ni Bongo, magaling maglaro si Bongo eh. Kasi kung etong si Bongo nagsasalita, alam niya maano siya, mababawasan siya ng suporta. Eh, pero ito, talagang matindi to. Kahit puro sablay na ang sinasabi, mga kababayan, dire-diretso pa rin. Nasabi ni Jojo Tarsega, si Robin Bibo, pero bobo. Pinabasa ko lang. Oh. Di ba? The more talk, ayun ang nangyayari, mas lalo ka naiipit. Ito, isa sa mga ano, sa mga pinagsasabi niya. Ito, ayan diyan sa ating screen. Pakikita ko sa inyo. Ayan, kitang-kita niyo na ba? O sabi niya, ito sinabi niya to nung nandun sila sa ano. San ba to ginanap? Sa Davao ata ito. Sabi niya, itong samahan na ito, walang iwanan ito. Ako po, katulad ng sinabi ni Tatay Digong, ang kaibigan yon, lalo na kapag kakampi mo pa. Kami pong dalawa ni Pastor ay naniniwala na dapat tapusin ang armed struggle dito sa Pilipinas. Anong connect? Ito yung mga tanong ng taong bayan. Ano naman ang connection na itong armed struggle na sinasabi na itong number one senator natin dun sa kaso ni Kibuloy? Diba? Ano yung connect? Diba? Sabi niya, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. At yan po ang pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. Ngayon, tanong ko uli, ano connect? Diba? Ano connect, mga kababayan, dito sa sinasabi niya na ito raw si Pastor, ang kailangan daw ng bansang ito, law and order, at yan daw ang pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. Kaya tanong ko uli, ano connect mo sa kaso niya na pangmamolestya, ng pang-aabuso sa mga minor de edad at sa mga kababaihan na miyembro ng kanyang so-called ano ba yon? Kingdom of Jesus Christ kuno. Oh. At ngayon sa kanyang pinaglalaban siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi po natin siya iiwan. Ayan, galing yan sa number one senator na binoto ninyo. May nagtanong dito, binoto ko ba? Hindi. Hindi ko siya binoto. Kaya hindi ako kasama dito sa isa sa mga nabudol. Kayo kasi. Okay, sabi pa niya, hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsasakripisyo sa bayan.
Kaya po, mga mahal kong kababayan, nanawagan pa. Lakas ng loob, nanawagan pa talaga. Kaya po, mga mahal kong kababayan, hinihingi ko po na sana wag nating iwan si Pastor. Maraming salamat po. Sabi ni Senator Robin Padilla. Grabe, no? Yung Senator, nakaduktong pa doon sa pangalan mo. Senator Robin Padilla, Republic of the Philippines. Tapos ganito pinagsasabi mo. Ah? Yung mga pinagsasabi mo, no? Nakakilabot kasi nakasulat Senator Robin Padilla, tapos ganito yung pinagsasabi mo. Na ewan ko, sabi nga nung iba, alam mo, mga ano to eh, yung mga pang-grade to nga katukwiran. Eh, sa totoo lang, mga kababayan, ha? Parang ano eh, parang dito, yung sa mga sinasabi niya, mamaya may papakita akong video, ha? Ito, magugulat kayo talaga. Marirealize niyo na talagang ano, hindi karapat-dapat ito sa Senado. Real talk, mga kababayan, alam ko marami na namang magre-react dyan. Alam ko marami na namang ano, magre-react dyan. Lalong-lalo na yung mga panatiko. Magre-react sigurado dito sa sinasabi ko. Baka magmura pa. Di ba? Yung ano nito, yung diskarte nito, yung mga sinasabi nito. Ano eh, sabi nga ano, iba pang grade 2. Parang ano, parang hindi nga qualified bilang isang senator. Oh, ito pa, pakita ko sa inyo mga kababayan, ay nasa ating screen. Ito pa, may sinasabi siya. Ito raw si Pastor Kibuloy para kay Robin Padilla, isang hero. Oh. Tapos, at the same time, siya raw ay isang biktima dahil he fought the NPA. Sabi niya, may sarili akong dahilan, ang sarili kong dahilan para sa akin, naging biktima si Pastor kasi nilabanan niya ang New People's Army. Yan ang sarili ko. Ano namang kinalaman? Sabi ni Zim Limbo, ang pau. Ano namang kinalaman ng kaso ni Kibuloy dyan sa ano, sinasabi ni Robin Padilla na ano, na nilabanan niya ang New People's Army. Ibig sabihin ba, kapag ikaw ay nilabanan mo New People's Army, ibig sabihin hindi ka na pwede mang-rape? Ibig sabihin ba, kapag against ka sa komunista, hindi ka na pwedeng mang-abuso ng ano, ng miyembro mo o mga molestya ng mga minor de edad? Oh. Sabi ni ano, sabi ni kunin ko na lang yung sinabi ni ano ah, kunin ko na lang yung sinabi ni Cian Gaza. Sabi ni Cian Gaza. Kasi si Cian Gaza ano yan eh, self-proclaim ba no yan eh, scammer eh. Sabi niya, hindi porke hindi kita in-scam. Sinabi niya kay Robin Padilla, hindi porke hindi kita in-scam, Senator Robin Padilla, hindi na ako scammer. Oh. Di ba? Hindi porke hindi kita in-scam, hindi na raw scammer si Cian Gaza. Kasi pwede pa rin siya mag-scam. Oh. Sayo, dating sayo, hero. Pero sa ibang tao, ano, hindi yan parehas nun sa pananaw mo. Ibig sabihin, yung pananaw mo, pansarili mo lang. Ngayon, bilang isang senator, ano ba ang mas mahalaga? Oh. Bilang isang senator, ikaw ay lingkod bayan. Lingkod bayan ka, pinili ka ng taong bayan. Oh. Diba, binoto ka, nilagay ka sa pwesto. Oh. Ikaw ngayon ay isang public servant. Bilang public servant, ang mandato mo sa ating bayan ay unahin mo ang kapakanan ng taong bayan. Diba? Unahin mo ang kapakanan ng taong bayan. Kinakailangan mong sundin yung mandato. Ano ba mandato ninyo? To protect the people. At unahin ninyo
itong ano, public interest, hindi yung self-interest. Oh. Di ba? Eh kaso kasi ang nangyayari, puro siya, sarili kong dahilan, eh sabi niya kaibigan ko, at sa sarili kong dahilan, para sa akin, biktima si Pastor. So ang nangyayari ngayon, iniisip ni Robin Padilla, yung sarili niya lang, hindi, wala na siyang pakialam sa public interest. Oh. Di ba? Bilang isang, kahit ano ka pa eh, kahit barangay captain ka, kahit ikaw ay mayor, vice mayor, senator, congressman, kahit iba-ibang scope ng trabaho ninyo, ang mandato ninyo ay kayo maglingkod sa taong bayan, ano, for, ang unahin ninyo ay public interest, hindi self-interest. Oh, iba-iba yung trabaho ninyo. Pero ang pinaka-importante ay yung ano, yung code of ethical, ano, ethical standards ng isang public official, dapat kayo ang inuuna nyo ay interest ng bayan, interest ng inyong nasasakupan, interest ng inyong mga kababayan rather than your self-interest. Oh. Kaya ngayon marami nagagalit, marami nananawagan ng impeach Robin Padilla. Oh. Yung iba, nakikita ko dito mga kababayan na may mga nagko-comment dito na ano, mukhang ano, mukhang bilib na bilib kay Robin Padilla. Ha? Ito mga nandito, okay lang yan, naiintindihan natin sila. Kasi alam niyo, yung iba kasi, sabi ko sa inyo eh, mga panatiko eh. Oh. Marami talagang panatiko na kahit mali na, eh dahil ano, kasamahan ng paborito nila, paborito. Dahil kasamahan ng iniidolo nila, idol na rin nila, kahit pamali-mali. Di ba? Hindi, sa totoo lang, well, hindi ako against sa inyo. Hindi ako against sa mga nagko-comment dito na mukhang love na love si Robin Padilla. Ano, intindihan ko naman kung bakit eh. Hindi nyo naman tinitingnan yung mali-mali eh. Tinitingnan nyo kasi yung ano, sumusuporta siya dun sa ano nyo, sa iniidolo ninyo. Di ba? Real talk lang. Wala na tayong ano rito. Real talk, guys. Na real talk. No. Yung mga sumusuporta kay Robin Padilla at kay Pastor Kibuloy, mga kababayan, eto yung mga tao na hindi na tinitingnan yung ano eh, yung ginagawa ng kanilang ito sinusundan, kundi dahil kasi nandun sila sa isang grupo. Yun yung tinatawag kong panatiko, na kahit mali na, pinapalakpakan pa rin, palakpakan pa rin. Kahit mali na, palakpakan pa rin sila. Tapos yung ano, yung mga tama naman ng iba, dahil kalaban nila, anong ginagawa nila? Minamali nila. Oh. Oh, kaya yung mga bilib, oh, sabi ni Joji Tarsega, yung bilib daw kay Robin, magagunggong din niya. Asensya na kayo, ha? Sa totoo lang. Wala nang samaan ng loob. Real talk ka na tayo dito. Real talk ka na. Ito, ha? Kapag kayo, talabs nyo pa si Robin Padilla sa kabila ng ginagawa niyang kapalpakan. Oh. Ibig sabihin, gunggong din. So, yung mga gunggong din kayo. Ha? Di ba, may nabasa nga ako, sabi ni ano, si Ian Gasa, eto raw si Robin Padilla ay protector ng kriminal. Ah, nabasa lang natin yan, di ba? Oh. Ibig sabihin, ipagtatanggol nyo, love nyo pa rin. Ibig sabihin, bilib na bilib pa rin kayo. Ha? Kahit na protector ng kriminal. Meron dito, may nakita ko rito eh. Shoutout ko kaya. Hindi, wag na. Ha? Di ba? Kaya, yung iba kasi, mga sarado ang utak. Sarado isip.
Sa totoo lang. Kahit mali-mali na yung ginagawa, eh, tuwan-tuwa pa rin. Palakpakan pa rin sila eh. Yahoo! Palakpakan pa rin sila. Oh. Nasabihin nila, ano? Ano sinisigaw nila? So, eto mga kababayan, ah, may ipapakita ako sa inyo. Ah, bago ko, kasi ang dami, sa totoo lang, pakita ko muna sa inyo ito. Ah. Ayan, yung mga panawagan na impeach si, ano, si Robin Padilla. Ah, ito, basahin ko, ah, isa-isa, mabilisan na. Ah. Oh. Ito. Magkaisa tayo mga Pilipino, hindi dapat magkaroon ng isang mambabatas na sumusuporta sa kasamaan at sa kriminal, ano? Kriminalidad sa bansa. Ah, oh, ayan, oh. Sigaw ng taong bayan to, hindi ko sabi to. Baka may magreklamo na naman dito sa comment section natin eh. Ah, ah ito pa. Oh. Ito na lang. Ang taong ito. Oh, ito nga si Robin Hood. Sa kabila ng kanyang mga kakulangan, ay sumosobra na. Ano nangyari yun eh? Kulang nga, ito sumosobra. Ang taong ito sa kabila ng kanyang kakulangan, o kakulangan sa ano, kakayanan, kakulangan sa talino, diba? Parang yun ang sinasabi, ay sumosobra na. We deserve better. Oh. Di ba? Lalong alam niya ito, ang nasasaktan dito sa nangyayari sa bansa natin, yung mga nagbibigay ng kanilang mga buwis. Ito tanong ko, yung mga nagko-comment dito. Tanong ko lang dito sa nagko-comment dito na kampi kay ano, kay Robin Padilla. Oh. Yung mga nandito na kampi kay Robin Padilla, tanong ko lang, kayo ba nagbabayad ng ano ng buwis? Tanong ko lang. Kung kayo nagbabayad ng buwis at idol nyo pa rin itong si Robin Padilla, mag-isip-isip kayo. No. Kasi yung buwis na binabayad ninyo sa gobyerno, ah, doon na pupunta sa ganong klaseng tao. Hindi ba kayo nanghihinayang? Hindi, tanong ko lang sa inyo, hindi ba kayo nanghihinayang? Kasi meron ako nakita dito eh, talagang ano eh. Talagang parang idol niya si Robin Hood eh. Hindi ba kayo nanghihinayang o hindi kayo nagbabayad ng buwis? Baka hindi taxpayer to. Kaya wala siyang pakialam. Baka hindi taxpayer. Di ba? Kasi kung ikaw ay taxpayer, manghihinayang ka sa binabayad mong buwis na napupunta lang sa ganitong klaseng tao. Hindi lang naman tayo nananawagan eh. Ang dami guys na nananawagan. Ito po. Oh. Ha? Ano pa? Ayan o, kahit tig-tatlo lang po na impeach Robin Padilla, oh, para mawala ang tanga sa Pilipinas. Ang sakit naman. Di ba? O, biruin nyo yan. O, kahit tig-tatlo lang po na impeach Robin Padilla o tatlong impeach Robin Padilla para mawala ang tanga sa Pilipinas. Ha? O. Ano pa ba? Ah, hindi na. Ito na. Okay na. Diretso na tayo dito. Meron akong paririnig sa inyo. Paririnig ko na lang, guys, ah. Hindi ko napapakita. Itong vlog ni, ano, ni Mike Abe. At dito, ibukas nyo yung mga isip ninyo. Mga kababayan. Lalo-lalo yung mga nandito, ibukas nyo yung mga isip ninyo. Pakinggan nyo maigi kung anong klase itong ibinoto ninyo. Ha? Pakinggan nyo maigi kung anong klaseng
ano siya, kung anong klaseng meron siyang isip paninindigan. Actually, hindi paninindigan eh. Yung ano, yung basta yung kanyang paliwanag, yung mga paliwanag sa mga bagay-bagay. Ha? Ito. Pakinggan ninyo ha. Okay, bago natin ang diretso, tanong ko lang kung narinig nyo. Naririnig nyo ba? Malinaw po? Malinaw? Malinaw po? Paki-reply po. Paki-ano nga po. Malinaw po ba yung ano, yung pinlay ko? Ngayon lang. Teka, ulitin ko ha. Ulitin ko po ha. Kasi kailangan malinaw eh, para maintindihan natin anong klaseng senator itong ano, pinag-usapan natin. Ayan. Meron po. Meron. Bago natin ituloy. Wala? Walang sound? Naku, ba't walang audio? Andali po, lilipat ko na lang po dito sa cellphone, ha? Ano lang po, standby lang po kayo. Sandali lang po ito. Bakit wala? Alright, sandali lang po ah. Sa akin okay daw. Meron namang audio sa kanila. Hindi, alam ko kasi meron. Ibet wala sa inyo. Pero anyway, dito na lang para at least para sure ball tayo guys. Sure ball. Sandali lang naman ito. Hanapin ko lang yung ano. Yung video. Kasi alam niyo. Hindi ko alam kung matatawa kayo o matatawa eh. Matatawa o maiinis eh. Dito sa magiging mapapakinggan ninyo eh. Sandali lang ah. Ito. Sandali lang. Relax lang. Sandali. Saan na? Sandali lang po ah. Ito. Sandali lang ah. Nagana lang po, ads lang eh. Dali lang po ah. Technical difficulties na. Technical difficulties na naman eh. Ano ba ire? Ito. Ito po, pakinggan ninyo. Kung kayo maniniwala at ano ba inyong masasabi dito sa pinagsasabi ni Robin Padilla. Okay na po. Okay na, narinig ninyo. Guys, okay na. Ito, pakinggan natin ha. Palilinawin ko po. Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po dinidis... Ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan natin... So, yung pagtatanggol na raw kay Kibuloy, ha? Hindi ano ha, hindi depensa. Demokrasya daw. Ha? Pakinggan nyo magiging sinasabi ha, para makita natin niya itong pinagmamalaki nila at pinagtatanggol nila. Daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, eh, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman. Kailangan siyang dumaan. Kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan niyang daanan din. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa o sino ang nagsasabi ng totoo, lahat tayo may judgment na. Sayang naman ng
binabayad sa atin ng taong bayan, eh, kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Ang narinig ko naman. Ano? Yun nga yun eh. Sayang eh. Sayang yung binabayad namin eh. Di ba? Ah, kaya pag-usapan natin diretso. Sa ibang senador, narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid. Sinasabi nila virtual. Sabihin, online, ganun. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun. O, silang dalawa na mag-usap. Kasi hindi ko naman nakakausap si Pastor. Hindi ako abogado ni Pastor. Ako isang senador na pinaihiral ko kung ano nasa procedure ng rules ng Senate. Sir, bakit po na nasabi niyo na pag-iitipin? Ah, totoo naman. Bihira. Ikaw naman, boss. May hearing sa House. May hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerikano. Eh, pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, eh, ewan ko na. Grabe. Alam mo ba ang natatanong, natatawa? Okay. Kasi par total, parehas lang kami ng ano, parehas lang kami ng pananaw ni ano, ni Mike Abe tungkol sa issue na to, hindi sa lahat. Sabihin sa lahat, sa issue lang na ito tungkol kay Senator Robin Padilla. Kaya siguro mas maganda kung siya na lang yung pakinggan natin. Tuloy natin yung naging video. So natatawa siya mga kababayan. Nakakatawa kasi. Sa totoo lang nakakatawa. Ito, tuloy natin ha. Senator ba yun? Senator ba yun? Yung narinig yung nagsalita na kung ano-ano sinasabi. Demokrasya. Ito raw si Kibuloy ay dapat mabigyan ng due process. Ayun nga yung gusto natin ibigay. Gusto nila ibigay. Kaya nga pinapatawag sa ano eh, sa Senado eh. Ba't ayaw yung ano? Ba't hinaharang mo? Gusto mo ng due process? Due process nga yun eh. Yung maharap ka eh, di ba? At pagtatanggol mo yung sarili mo, yun ang due process. Tapos, nakakatawa mga kababayan. Lord! Shave the... Napalord. Lord! Senador ba yun? Philippines. Yan ang senador ng Republika ng Pilipinas, ang mga paliwanag niya. Tingnan mo yung mga paliwanag niya. Ha? Saan ba niya kinukuha yung mga sinasabi niyo? Natatawan ako. Ha? Pinamagat siya yung Senado, Kongreso, Alagin Skibuloy, Amerika, Korte. Ay, pero sabi niya kailangan ng due process. Pero tataka siya dahil... Kaya po natatawa. So yun yung sabi, kailangan daw due process. Demokrasya, hindi yung kanyang ginagawa. Tapos ngayon, parang pirtutulungan nga daw dahil ang korte sabay-sabay. Ay, yun yung part ng demokrasya. Yun yung proseso. Pag may complainant, kahit saan talaga mag-iimbestiga. Kawawa ang Pilipinas pagkaganito, ano? Kayo, ano masasabi niyo sa sinasabi? Si Robin Padilla, hindi rin si abogado, hindi rin yung nakakausap si Kibuloy, yun daw kanyang ginagawa ay parte ng demokrasya. Ha? Talagang hindi niya alam ang trabaho niya, no? Senador. O, yan mga kababayan. O. Halatang halata na hindi niya alam yung ginagawa niya. Ano, tuloy natin, Senador? Ano ron? Member ka ng komite. Ang trabaho ng komite, magtanong, mag-imbestiga, hindi magdepensa. Hindi trabaho ng senador, idepensa ang inaakusahan. Dapat magtanong ka. Dapat sumama ka sa mga nag-iimbita na yung akusado ay humarap sa hearing. Ano? Hindi ko talaga makuha yung sinasabi niya. Eh, di ba, ganun naman yung tama talaga dapat eh, di ba? Member ka ng committee. Ngayon, kaya kayo nandiyan iimbestigahan ninyo yung kino-complain o yung nire-reklamo. O, may complainant eh. O ngayon, in the aid of legislation, pinapapunta si Kibuloy. And ito si Robin Padilla bilang miyembro ng komite. Tama yung sabi ni Mike Abe. Dapat magtanong ka. Diba? Hindi yung ikaw yung didepensa.
Anong klase? Diba? Anong klase yun? Ano yun kapag ano, kaibigan mo yung haharap niyan sa ano, sa committee ninyo, pagtatanggol mo? Tapos pag hindi mo naman kilala, baliwala lang sa'yo, talagang gigipitin mo? Oh, meron nga mga nangyayaring mga ano dyan sa Senado eh. Na kapag ngumingiti lang, nagagalit kayo eh. Eh iniisip nyo, binabastos kayo eh. Diba? Pero kayo, kapag kakilala ninyo, yung iimbitahan dyan, anong sasabihin nyo? Didepensahan ninyo? Sabi niya, hindi raw yung depensa, demokrasya. Demokrasya daw yun. Oh. Kaya tuloy, eto mga tao, sa totoo lang, mga kababayan, nananawagan ng impeach. Impeach Robin Padilla. Kasi nga, di ba ano yung mga nabasa natin kanina? Oh. Mga masasakit na salita yun, pero wala eh. Pag ni-real talk natin, yun talaga yung totoo eh. Oh. Senator K, miyembro ka ng ano, tapos ang gagawin mo, nire-reklamo, ipagtatanggol mo, imbis na ang trabaho mo dyan sa komite, ay mag-imbestiga. Ngayon dapat, kung ano na lang, ay salamat mo kay ano, kay Hidden Network, ah, sa ano. Pambanat kay ano, charot. Thank you, Hidden Network. Diba? Kung ganun lang pala, hindi dapat ang ginawa niya kasi, dapat ang ginawa na lang niya. Total, gusto niya, kaibigan niya, hindi niya pwedeng ano, hindi niya pwedeng tanong-tanungin kasi sayang naman yung ano, yung tinulong sa kanya, pero mapahiraming ka ng helicopter. Diba? Diba? Pero mo, kasi grabe siguro utang na loob na ito, no? Helicopter, kung ano siguro, mga choppy-choppy. Siyempre, binigyan ng budget yan eh. So, dapat ang ginawa na lang niya, nag-inhibit na lang siya. Dapat umalis ka na sa komite, nag-inhibit ka na lang. Pero ano yung ginagawa niya, talagang ano, hinaharang niya eh. So, ibig sabihin lang, talagang hindi niya ginagawa yung trabaho niya bilang senator. Hindi naman yung trabaho mo eh, yung ano, didepensa ka. Oh. Ang trabaho mo, kayo mag-imbestiga, gumawa kayo ng batas. Hindi yung aharangin mo. Kaloko. Ano? Hindi ko talaga makuha yung sinasabi niya. Ha? Anong due process na pinagsasabi niya? Yun na nga yun eh. Hmm? Na parang pinagtutulungan dahil dami ro korte, ganun ka. Ay, natural. May complainant eh. Ah, wala talaga. Lumalala. Lumalala. Lumulutang at lutang kung sino si Robin Padilla at ano ang kanyang kakayanan. Pasintabi na hindi natin inihusgahan. Yung aking analysis at opinion sinasabi, iyan po'y base sa aking nakikita, naririnig. Kita mo yung mga ano. Kala ko yung virtual na sinasabi niya, kala ko ano yun, yung pala yung online. Anyway, so, tiga natin. Wala na, talo siya eh. Talo siya. Hindi niya nakuha. Tapos na ho ngayong araw na ito. Ano, isang araw pa ho natapos yung 7 days, ng Tuesday pa. Hindi niya nakuha ang 8 senador para bumoto na paboran siya at kontrahin ang contempt at arrest warrant ng Senado against kay Buloy. Ngayong araw din ito dahil ngayon po ay ito na patapos na nga itong Biyernes, mag-weekend na. Tapos na rin yung 48 hours. Pag hindi malinaw ang explanation o paliwanag sa show cause order, kulong talaga siya. Robin Padilla, di sumama ka sa kulungan. Ang dalaw-dalawin mo pag nakulong, eh total, kaibigan mo, sabi mo, hindi mo nakikita matagal na. Di nakikita na kayo pag nakulong sa Senado. Pwede. Kaya sabi niya matagal na niya raw hindi nakikita, namimiss na niya si Kibuloy. O di ano na lang, pag nakulong nga, samahan na lang niya doon sa kulungan.
Kakatabi na lang kayo dyan kung sakali. At saka pag nauna ang Kongreso na mag-aresto, mag-aresto kay Kibuloy, madali nang sabi ni Senador Ontiveros, magpapalitan na lang. Pag may hearing sa Senado, kukunin nila, makikipag-coordinate sa Kongreso para dalhin sa Senado si Kibuloy. Pag may kailangan ng Kongres, ililipat sa Kongres. Ganun lang po yung mangyari. Maganda yan. Dito lang, Quezon City at saka Pasay, di ba? Malapit na. Hindi naman talaga pwede yung taguan yan habang buhay. Pag naging pagka may warrant of arrest wanted yan. Ah, sabihin, hindi korte. Totoo, hindi korte. Pero in aid of legislation, pag hindi nyo naintindihan yun, di may stress lang kayo. Merong power, merong responsibility and accountability, merong kapangyarihan. Yan, sinabi ko sa inyo lahat, ang Kongreso at Senado. Ano ang huling numero ng iyong sa... Alright. So, yun lang siguro yung kukunin natin dito kay Mike Abe. Diba? Yun yung sinasabi natin, mga kababayan. Kaya maraming gustong ma-impeach itong si Senator Robin Padilla. Dahil questionable. Ha? Questionable yung kanyang kakayanan. Oh, questionable yung kanyang kakayanan. Sabi nga ng iba senator ba yan? Ha? Senator ba yan? Di ba? So, naku mga kababayan, hindi ko alam kung impeachable. Sabi nung iba dito kasi racket, anti-Robin din ako pero si Mike Abe. Hindi, ganito guys. Hindi porke pinalabas ko yung ito, liwanagin ko lang para alam ninyo. Hindi porke pinakita ko yung video ni Mike Abe, pinarinig ko sa inyo yung sinasabi niya, ako'y tagahanga na ni Mike Abe. Okay? Hindi ganun yun. Ganito, dapat ang ginagawa natin, kunin natin yung mabuti. Kahit kanino, kahit kakampi o sa tingin yung kalaban ninyo, mga politiko, mga personalidad, ang gawin nyo, kunin nyo yung mabuti at itapon nyo yung masama. Ha? Kasi alam niyo, eto, kapag sa kakampi lang kayo nakikinig, kulang yung makukuha ninyo. Kulang yung makukuha ninyo. Sa totoo lang, eto ha, kunyari, ako. Kunyari, halimbawa lang, kunyari lang ha, ako maka Duterte, halimbawa lang. Kapag nakinig ako ng mga bagay, mga issue, at lagi ako nakikinig dun sa kakampi namin, wala akong maririnig na na iba. Di ba? Pero kung nakikinig ka dun sa kalaban, may maririnig ka na na mga bagay na pwedeng makadagdag sa kaalaman mo. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kumakampi ka na sa kanila. Kasi iba ganun Iba ganun Kapag pinlay mo yung yung video ni Hentibero, sasabihin nila, ay, dilawang ka! Oh. Diba? Pag pinakita mo yung video ni Lenny Robredo, sabihin nila, ay, pinklawan ka! Ganun yung utak ng mga tanga. Ganun yung utak ng mga mga lutang. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, itong si Mike Abe, wala naman akong sinasabi na magustuhan niyo si Mike Abe. Walang problema sa akin 'yun dahil hindi naman ako humahangarin kay Mike Abe. Kaya lang, yung kinukuha natin sa kanya yung tamang sinasabi niya. Ah? 'Di ba? Kasi kahit naman magkaiba tayo ng pananaw minsan nagkakatugma tayo sa isang issue Kaya ganun. Hindi porke ako, kunyari, ako halimbawa, sarili ko, hindi porke gusto ko si Lenny, pinklawans na ako. Hindi porke gusto ko si Lenny, dilawan na ako. Yan, tatak nyo sa utak ninyo, mga panatiko. Ha? Kasi ako marunong ako tumingin ng ayoko kasi nung eto yung gusto mo, eto yung sinusundan ng mga bossing mo. Yung mga tropa mo, mga nag-imbita sa'yo, sinama ka doon sa grupo nila. Dito ko na sa amin. Ikaw naman, sige. Ano ba meron dyan? Hindi, ito, pagtatanggol natin si O sige.
eh, paano kahit mali? Kahit mali, mali na siya. O kahit mali, pangtanggol mo pa rin. Oh, sige, sige, sige. Ganun yung iba eh. Diba? Hindi, kahit mali, pagtatanggol. Hindi, hindi pwede yun. Hindi, pag mali, pagtanggol mo pa rin. O sige, 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 sige. Oh, diba? So, ganun, ganun po yun mga kababayan. Yung kinuha kay Mike Abe kasi maganda yung sinabi niya about Robin Padilla. Pero sa ibang issue na sinasabi niya, eh, hindi ko kukunin yun kung ano, kung alam ko naman na bias na siya. Diba? Saka, pare-pare sa mga pananaw natin eh. So, yun lang ha, para maliwanag. Ah, so, ito, ito mga kababayan. Masyado kasing seryoso kay ano eh. Masyadong seryoso yung dito kay ano eh, kay Mike Abe. Alam ko maraming galit kay Mike Abe. Kaya, ah, ito. Galing kay Mike Abe. Oh, kung ayaw niyo maniwala kay Mike Abe, sige, di wag. Ito. Punta tayo dito. Ayan mga kababayan. Pinag-usapan din yan eh, si Robin Padilla. O oh, dito sa ano, sa Showbiz Now na. Oh. Ang mga CFMers. Ah, oh, mga CFMers, makinig, makinig, mga SNNers. Ah, ito mga kababayan, pinag-usapan rin nila yan dyan sa ano, sa SNN, Showbiz Now na. At kasi si Robin, artista yan eh. Ah, si Robin artista. So kahit yung grupo nila ng mga artista, eh mukhang hindi pumapabor. Ayan, thank you po kay Memoto Shop. Salamat po sa super sticker. Oh. 'Di ba? Ito pakinggan natin yung ano, pinag-usapan nila sa Showbiz Now na at kahit na etong mga artista, yung mga tao diyan sa showbiz industry, nako, hindi na rin pumapabor kay Robin Padilla. Why? Hindi lang dito ah, sa mga ano ah, sa political na mga tao ah. Kundi maging dito sa showbiz kasi artista nga eh. Oh, marami ring hindi sumasang-ayon kay Robin Padilla. Why? Baka sabihin niyo yung mga ano lang hindi. Kahit sa ano, sa mga artista, marami rin nga pinag-uusapan siya kasi parang sabi niya, ano nangyari kay Robin Padilla? Parang sarili lang niya iniisip niya. Oh. Ito, pakinggan natin yung ano, yung nangyari dyan sa Showbiz Now na. At ito, masaya kasi nandito si Barikutot. Alam niya naman si Barikutot, kapag nandyan yan, eh, talaga namang ano, masaya. Masaya usapan. Ito, pakinggan natin. Ay, naku, baka na naman hindi ito mag-play. Naku. Guys, paki ano nga, paki... Piplay ko, tingnan nyo kung ano, kung okay, kung may sounds ha. Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Siyempre, ang mga showbiz intriga, bibigyan namin yan ng opinion. Kaya dyan lang kayo at panoorin nyo kami. At siyempre, pakinggan nyo rin ang aming... Hinahabi. Merong ano, may sounds po, meron. Okay na, merong sounds ha. Okay na, wala na magre-reklamo. Okay na, okay, sige, diretso na natin. Abuhan pa. Ganda na eh. Ganda na kartada eh, di ba? Basta, aliw na aliw po kami at siguradong kayo rin. Dito lamang po sa inyong programa, ating programa, at ito ang Showbiz! Now. Ano nakakaaliw ka? Hindi mo natatandaan ko ano yung opening mo noon, nung isang episode. Nawawala sa isip mo ano? Nawawala. Bakit? Lilista ko kayo. Mas mabuti pa maglista ka na. Ayan. Let me show you how we do stuff around here. Actually, mod... Teka lang, ano? Patay mo na natin itong ano. At, Okay,
Diretso. Kaya syempre, hindi po tayo lumalayo sa issue ng showbiz at issue ng politika. Kasi let's face it, di ba? May mga artistang pumapasok sa politika. Yes. May mga politiko naman na pumapasok rin sa mundo ng lokal na aliwan. Nagpaka-showbiz. O, di ba? At saka nag-aartista rin. Diba? Ayo, tama. Yun yun. Dito po sa pagtalakay namin ng issue tungkol kay Senator Robin Padilla, iaalis po namin dito ang usapin ng relihiyon. Kasi alam po namin tatlo na dalawa lamang po sa pinakamatindi at pinakamahirap na argumento sa buhay na ito ay pag-ibig at relihiyon. Correct, correct. Walang nananalo dyan. Walang natatalo dyan. Patas lang. Mahirap diba? Pagtalunan ika. Oo, oo, mahirap talaga sasabihin ng isang relihiyon. Ito lamang ang tanging daan patungo sa langit. Ayaw, meron oh. Mo magsasabi, this dito is the only way. Oh, kaya oh. Basta sila nirerespeto natin yeah, lahat. Tama. Pero yun pong pagkakaugnay ni Senator Robin Padilla ngayon sa kaso po ni Pastor Apollo Kibuloy ay talaga pong magiging matapos yan ang bagyo ngayon. Bakit, Wendell? Oo nga. Di ba nakakaloka? Kasi parang nung talagang nag, ano siya ng privilege speech niya, di ba? Tumayo siya talaga. At parang kinampihan niya talaga si Pastor Kibuloy. Hindi niya ba alam na ibinuto siya, number one siya, di ba? Number one senator siya. Ilang milyon ang bumuto sa kanya. Tapos isang tao na yung kakampihan niya. Yun. Oo, no? Oh. Ha? Ibarikutot yun. Ba't kakampihan mo yung isang tao? Million-million ang bumoto sa'yo. Ha? Go, 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 barikutot. At saka yung he is my hero. Pinahiram niya ako ng helicopter nung kampanya. Di ba yung mga ganon? Ano eh, mandated by the people si Robin Padilla, ginawa pa po ninyong number one. Number one senator nung nakaraang eleksyon. Ang inaasahan po siyempre ng ating mga kababayan, higit na bibigyan niya ng pagpapahalaga ang taong bayan kaysa sa isang tao lang. Di ba yun ang nabubuta sa kanya ngayon? Correct. Kasi parang ang lumalabas lang dito, ang pag-iisip niya ngayon ay ang pagtanaw ng utang na loob lang sa isang tao. Oo, sa halip na sa taong bayan. Correct. Marami naman silang mga senador na naglabas din ng kanilang saloobin na pabor kaya Pastor Kibuloy. Mm-hmm. Kaya lang, si Robin yung talagang glaring, kumbaga. Oo. Siya yung kitang-kita, makinang na makinang. Malinaw. Dahil siya po talaga yung humarang pa doon sa warrant of arrest dahil nga hindi dumarating sa investigasyon ng Senado. Oo. Si Pastor Kibuloy. Ang sinasabi lang po ng ating mga kababayan, bakit ganon? Dapat pagka-servisyo publiko ang iyong pinasok. Dapat patas ka sa taong bayan. Hindi ka po pwedeng magsilbi sa iisa o dalawang tao lamang. Hindi ka pwedeng kumampi. Di ba? Kung sa bagay, hindi naman po natin kasi masasabi na tama ka agad ang mga senador dito o ang mga kalaban ni Pastor Kibuloy, di ba? Hindi naman natin alam kasi ang buong kwento. Correct. Diba? Tama. E samantala si Robin Padilla kasi kilalang kilala niya si Apollo Kibuloy. Kaya nakakapangsalita siya ng ganon. At saka, sabi nga nila, trial by publicity ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Yun nga po yung binibigay gan natin ngayon ng pagpapahalaga. Hindi natin alam ang totoong kwento. Kaya hindi rin natin masisisi yung kampo naman ng pastor sa pagsasabing, tanggalan nyo ng face mask yung mga nagsasabing sila ay inilugso ang kanilang karangalan, ni rape at kung ano pang masasakit at masasamang bagay. Mahirap nga naman kapag kaganoon. Tama. Kaya lang si Robin Padilla talaga, siya ang puspos talaga na binibira ngayon ng taong bayan. Lalo na yung mga hindi niya kapartido siyempre. Aasahan naman talaga natin yan pagdating sa politika. Kung sino magkakampi, kung sino magkakaaway, di ba? Ganun lang naman talaga yan, napakalbulo. Pero kasi, di ba, kapag ibinoto natin ang sino man sa serbisyo publiko, ang inaasahan natin, maglilingkod sa sambayan ng Pilipino at hindi sa iilan lamang. Yun naman yun. Siyempre, napakasakit naman yun. Katulad, binoto ko siya. Tapos, ang kakampihan niya lang pala, isang tao. Dapat pakinggan niya rin kami ang karamihan. Di ba? Mayorya. Yung sinasabing boses ng masa. Dapat ganun. Kasi tayo talaga ang boses nila eh. Yes. Hindi naman sila talaga dahil sabi nga lang, kayo ang boss ko. Yes. Diba? May ganun. Para po sa inyo ang aking ipinaglalaban. Diba? Pero ano ang stand mo sa pangyayaring ito? Do sa reliyon? Alam mo nung, sa politika? Alam mo nung una, nagustuhan ko yung unang banat ni Senator Robin Padilla eh, na sinasabi niya, there is a separation of state and church. Parang church and state. Church and state.
parang doon parang umano ako sa kanya. Kung bandang huli na, sumangayon ako, pero nung bandang huli na sinabi niya, kaibigan niya, pinahiram niya ako ng helicopter. Mabait siya sa akin. Ay, iba na ito ka. Oh, mayroon na pala siyang tinatanaw ng utang na loob. Wala siyang utang na loob sa bumuto sa kanya. Kundi sa isang tao lang pala. Eh, ilang pong milyon yung nagtalaga sa kanya bilang number one senator. Siyempre, pagka ikaw ay pinasok mo ang serbisyo publiko, ang pagseserbisyohan mo ay ang buong bayan. Hindi iilan lamang, di ba? So, ano ang masasabi mo kay Robin Padilla? Total naman, magkaibigan naman kayo na senador, di ba? Nakita pa nga kami. Hindi kaya sa susunod ko magkita kami. Ano ba sabi mo? Senator? Senator Robin Padilla. Inaalat ngayon sila, no? Una si Mariel. Ay, oo nga. Sunod siya naman ngayon. Di ba? Ang ingay ng pangalan Robin Padilla. Ngayon. Ipapaingay talaga siya. Si kaya Senator Robin Padilla, tol. Tol. Bakit tol naman talaga siya kung magsalita? Ganun siya eh. Anihin mo muna yung mga sinasabi mo. Yung pag-aralan mo, balansihin mo. Huwag ka muna umano doon sa mga bumubulong sa'yo. Alam ko kasi maraming bumubulong sa'yo eh. Kaya pakinggan. So, ibig mo sabihin, bulungin si Senator Robin? Walang sariling desisyon? Hindi, ibig sabihin, kaya nga eh. Siguro yung bumubulong sa kanya, yung nakaagad yung lumalabas sa bibig niya, dapat pag-aralan niyo muna. Sino kaya itong mga bumubulong na ito? Si Mariel? Ikaw naman, ikaw. Ay, kasi di ba stop niya yun? Kahit pa, hindi naman siguro siya agad-agad na makikinig doon sa mga taong bumubulong sa kanya. May sarili naman siyang disposisyon. At saka senator yan, meron siyang ano, may boses yan. Kasi di ba nakita kong anong nung binas nga siya, eh, talagang binanatan siya ng mga bata. Sinasabi na mag-aral ka muna ulit. Di ba may mga ganun ng mga banat sa kanya? Bumalik ka sa grade 1. Kaya huwag ka maniwala doon sa mga staff mo, yung anihin mo kaagad. Kaya kailangan magbumalik ka, mag-aral ka muna bago ka magsalita. Hindi lang naman dito kay Pastor Apollo Kibuloy, pati doon sa issue ng charter change. Talagang naiipit din naman siya, di ba? At dito kay Pastor Kibuloy, naghahanap pa siya ng mga senador na makakasama nila doon sa kanilang layunin na huwag iwaran to pares. Humihingi siya ng bilang. Nagdag bilang. Kailangan pumirma yung mga 8 senators, di ba? Ay sabi nga ni Senator Andrew Marcos, may hirap at hanahanin yung 8 senador na yan, kumbinsihin. Di ba? Para na... Magkakaiba kasi silang pananaw eh. Magkakaiba yan eh. Hindi naman ngayon at si Senator Robin Padilla ang pananaw niya ay ganito. Ganun na rin yung iba. Kaya nga ang gulo ng Senado ngayon, di ba? Masyado may sariling internal na problema. Tapos dumagdag pa itong issue ng Kingdom of Jesus Christ. Yung ibig ko sabihin, ba't naman kasi si Pastor Kibuloy ayaw pang umatend sa investigasyon? At saka, tama din naman yung iba na, di ba meron namang treaty ang Pilipinas at ang Amerika? Di hayaan na lang na dito pada magpadala dito sa investigahan. Iimbestigahan dito. Pero doon kasi yung kaso sa Amerika. Di ba? Tama. So parang nakagulo-gulo tayo. Hindi. Tama yung kasi di ba yung kaso. Doon kasi sa Amerika na ano eh. Andun yung kaso. Nagsimula. Doon siya na-charge. Pero ang sabi naman ng parang narinig ko yun, sabi ng isang DOD na undersecretary, parang wala pa daw pinadala yung Amerika dito na. Kaya wala pa naman talaga eh. Wala pa daw. Kaya si hintayin mo yun. Nagmamatigas din ako. Kaya hindi pa lumilaw. Kasi kaya siya nagmamatigas kasi bakit inuusig na siya. Wala pa man din. Kaya hindi po natin alam yung kwento eh. Kailangan magmasid na lang po tayo. At doon naman po sa mga nagsisisi ngayon na gustong bawian ng boto si Senator Robin Padilla. Talaga po ganon. Kaya sa susunod na eleksyon, mag-isip po tayong mabuti kung sino ang karapat-dapat nating ihalal at ipuesto. Yun na lang yun, diba? Alright, yun. Ayan, maraming salamat kay Nay Christy Fermin. Kamusta po, Nanay Christy, Romel Chica, at dito kay Baricutot. Wendell Alvarez. Pinakamagaling na songer. Saan ba pakinggan yung kanta niya, no, ni Baricutot? May kanta siya para kay Robin Padilla eh. Kaya pakinggan nga natin.
kinakantahan mo nga si Senator. Ay, Wonderful Tonight. Ay kinakantahan niya yan. Ano, hindi ba? Yung dahilan, ba't nga siya pinupupog sa mga ano? Oh. It's late in the evening. Teka. Ads pa. Okay, sige lang. Wonderful Tonight. Oh, eto nakita mo naman Eric Clapton. Wonderful Tonight. It's late in the evening. She's wondering what night. Ano is late? It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. Alright, okay na. Kinanta na yung paboritong kanta ni Robin Padilla. Ano raw? Ay, huwag nyo napansinin yung guys. Guys, papansin lang yan. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kapag pinansin nyo yan, mas lalo lang tataas ang views niya. Huwag nyo napansinin nyo. Wala lang makontent yan, wala lang makontent. Kaya pag nag-content siya, alam niyo na, pag mga ganyang content, yan, medyo tumataas views. Kaya huwag niyo nang pansinin, sa totoo lang mga kababayan, huwag niyo nang pansinin. Ah, huwag niyo nang pansinin yung Appointed Son of God version 2. Huwag niyo nang pansinin yan guys, huwag niyo nang pansinin. Sa totoo lang, sayang lang ang oras natin. Kung kay Robin Padilla, sayang yung ating mga buwis. Diyan, sayang oras natin. Ah, hindi, sa totoo lang, mga kababayan, wala kayong makakuhang maayos dyan. Sabi nga nun sa magaling daw sa trash talk. Magaling sa trash talk. Eh, wala tayong magagawa eh. Ano ba yung trash? Di ba basura? Oh, kaya lumalabas sa bibig niyang panay basura. Di ba trash talk na? Trash talker nga eh. Magaling siya mag-trash talk. Kasi panay basura yung lumalabas sa bibig niya. Kapag ganun, mabaho bunganga mo. Ayun talaga. Wala tayong ma-expect na mabuting lalabas dyan kundi panay basura. Di ba? Halimaw yan. Kaya nagsabi niya. Di ba? So, yan mga kababayan yung ating naku topic. Iklihan ko lang sana kanina pero yan, okay naman eh. Sa totoo lang mga kababayan, itong impeach Robin Padilla, hindi natin alam kung ito ay magpo-push through. Kasi panawagan lang naman yun sa social media. Pero marami nagsasabi, hindi naman daw hindi ata impeachable. Impeachable ba? Pwede ba may impeach ang isang senator? Alam ko, sa tingin ko pwede naman eh. Di ba? Kung talagang kasi yung sa Congress nga, di ba, si Tevez, tinanggalan nila. May sapat na dahilan, di ba, tinanggal nila si Tevez bilang congressman. O, may pagkakaiba ba yun sa Senate? Di ba? Kung pwede sa Congress yun, pwede rin yung mangyari yan sa Senate. Di ba? Pwede rin ma-impeach o matanggal si yung isang senator. Kung talaga nga basihan ng kaya ng impeachment talagang matibay. Di ba? So ayun lang mga kababayan, nasa sa inyo po 'yan kayo ay pumapayag o sang-ayon dito sa panawagan ng iba na impeach Robin Padilla. Kung hindi naman kayo sumasang-ayon, hindi, wala naman problema. Sabi nga po sa inyo, kanya-kanya tayong opinion. Kanya-kanya tayong gusto. Kaya maggalangan na lang tayo. Di ba? Walang personalan. Di ba? So, paano mga kababayan? Yun lang po. At maraming salamat sa inyo sa inyong pagsubaybay. Ayun nga yung tanong ko rin, impeachable po ba ang Senator Sarah Ripkerl? Yun nga ang tanong ko kasi kung yung Congress nga, di ba, tinanggal,
kung matatanda ninyo, tinanggal nila si Tevez. Di ba? Tinanggal nila si Tevez bilang congressman. So, pwede. Baka pwedeng, ano, matanggalin din nila ang isang senator kung may sapat na dahilan. So, tingin ko pwede siguro kung may sapat na dahilan. Di ba? At pwede rin siyang, siguro pwede siya ma-impeach. Dadaan sa impeachment trial. Wala na sila magagawa sa Senado. Kapag ganun na nangyari, di ba? Kasi, ano, resign na lang pwede. Pero sa tingin niya ba magre-resign dyan? Wala, hindi magre-resign dyan, mga kababayan. Di ba? So, ayun lang po. Maraming salamat po uli sa inyo. Thank you po sa pagsubaybay. At ingat po. Ingat po tayong lahat. Titingnan ko po kung makakapag-live to tayo mamayang gabi. Alright. Thank you po. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless po. God bless.